Okay. Para saan ba to? Hindi lang ito para magandahin ang boses nyo. Ito rin po ang tuturo sa inyong pangalagaan. Bakit po? Kapag mataas po si high, mataas po si min, or mataas po masyado si low, meron po nagre-react po ang lahat ng gamit. Meron po kayong feedback. Ano ba yung mga matinis na feedback? Minsan may ugong. Hindi mo alam kung bakit. Kasi po, sobra-sobra na po ang pinatulog at pinaprocess ng equipment. Okay? Ang tunog po natin, kumakanda po siya mula sa mikropono o tinatawag natin source, acoustic, guitar, source, keyboard, or yung bass, and so forth. Umiikot po yan dito sa system. Ano po ang ipinasok niyo dito, dito, siya rin po ang lalabas dito. Yung iba na andito. Okay? Kapag umikot po lang umikot yan, ang meron ka doon, ugong. Okay? Ugong. Ito po yung pinaka-critical. Minsan, sobre, meron kang 30 minutes. 30 minutes lang. Ang kalalabasan, bingi. Ibig sabihin, sinisira niyo po yung high frequency ng pera. Sa akin po, pag nagpapamedical po ako, meron po ang tinatawag na EF. Testingin po nila yan. Kung okay pa ba ang low, ang mid, at ang high. Kasi po sa barko, ang meron po kami is sound signal. Kapag any emergency, tunog lang po ang pagbabasihan namin. Kasi po, ang tunog, lumalakbay kahit saan. Hindi pwede ang ilaw. Kasi ang ilaw, may poste, hindi na nakikita. At isang tunog, naglalakbay. Okay? Yung wave nun, naglalakbay. Kaya po kapag ito, nasobrahan, meron din po yun. Kapag nasobrahan, hindi maganda sa tela. Kaya po minsan, si Christian, si music team, ang lalakas na ng tuntungan. Minsan, si gitara, ganito lang yung problema, nangingibabaw si gitara, ang gagawin ni bass guitarist, lalaksan din niya. Ang rason ni drummer, hindi niya naro marinig ang sarili niya, palakas. Ang sabi ni vocalista, hindi ko na rin marinig ang sarili ko, palakas. E bakit di yun na? Para magkarinigan. Lalakasan din. Di ba? Si gitarista, hindi niya na, ay si drummer, hindi niya na pala marinig yung iba. Kasi lakas ang gitara, ang hihingi. Oy, pakilakas naman yung gitara, yung ano, yung bass drum, yung keyboard. Sabihan mo, malakas ka! Eh, si ate, pinagagalita ko nga pag during ng bass and roll. Dati, ang panit daw natin kasi nagsisigaw ako sa stage. Paano kasi, dahil ako nga maarte, nasabihan ko yung gitarista, oy, ang lakas mo! Pahiya! Eh, minsan yung sigaw ko, mas malakas pa pala dun sa... Ayun, okay? So, yun po yung naging, ano niya, no? So, kahit po doon sa power amplifier, no? Kung gusto nyo, yun lang po gamitin natin para hindi na kayo maguluhan. Kasi, equipment na rin. O, baka bumili na rin kayo, no? Ang process po ng to, no? Is mula pababa, pababa, pakaliwa. Or kung nakangarap sa'yo, pababa, pakanan. Kasi minsan ang tingin mo, hindi naman pa ganun, nakaganitin. Nakaharap sa'yo. Kung nakaharap po sa inyo, itin ko, pababa, pakanan. Ito po, kumbaga sa gripo natin sa bahay, ito po yung pinakapuntador nyo. Gain. Okay? Ano po ba ang trabaho ni gain? Itin ko, yan po yung parang puntador ninyo sa bahay. Okay? Kumaya, mabalikan natin. Paano? Dito ko, high mid low, ito po yung equalization. Dito po ninyo dinadagdagan kung ano yung kulang, pero hindi mo kailangan laging dagdag. Pwede nyo pong bawasan kung ano yung sobra. Kasi po, yung ganyan, for example, gusto mo pala mataas yung high, eh bakit hindi na lang ito binaba mo? Parehas din naman yun. Okay? Hindi lagi padagdag. Minsan, kasing powerful din siya na pagbabawas. Okay? Ito po, no, may mga built-in effects po yung iba, pero ito po ay meron ako auxiliary. Ano po ba itong auxiliary? Ito yun po yung kaligano output. Papuntang monitor. Minsan, sasabihin ni vocalist na palakas naman ako ng mic.
hindi nyo siya kailangan maksan sa house. Minsan, may isa pang monitor na nakatulog sa stage. Yun yun. Para doon lang siya dumalo siya. Hindi na-affect lang kung ano'y naririnig na nakikinig. Effects po, hindi ko na po i-explain kasi ito po yung mga delay, yung pagpagandod ng boses, echo, and ito po yun. Tani, kapag ang setup niyo po dito is left and right, ganun din po dito. Sinasabi niya lang po sa kanya, mapupunta pa siya sa kanan, mapupunta siya sa kaliwa. Kung saan niyo i-gusto po ba ito. Pag pinito siya dyan, dito lang po lalawas ang tunog. Okay, pag pinit niyo po dyan, sa kanan, dito lang po lalabas ang tunog niya. Pero pag nilagay niyo sa gitna, dalawa sa damay. Okay, ito po tayo yung fader. Kanina po, ito yung punta do, ito naman po yung grifo. Okay? Oh, para mas maliwanagan natin, ito si Nawasa, ito si punta do, ito si grifo. Kasi ito po yung last part. Okay? Ito nyo, pag titignan nyo po, ganito lang gagawin nyo. May insert kayo doon, may nakikita po kayong zero. Doon sa gilid. Iyanin nyo lang po sa zero. Example, nilagay natin pare sa zero. Eh gusto mo, kontrolado mo rin yung lakas doon. Tingnan mo muna, baka naman hindi na kababa ito, nakaganyan ka. Tapos ang lakas lang po. I-zero mo lang yun. Bago mo ngayon buksan yung pinaka, mo. Kasi po yung iba, PAM! Tapos ganyan lang yung bimbing yung pinasagi. Wala na. So, bigyan mo lang siya. Buksan mo muna ito. Zero mo muna. Tapos lagay mo bigay. Masagi man yan, okay na. Okay? Hindi kasi sira na equipment. Okay? Kasi po ito, kapag hindi mo alam gamitin niya mga yan, pwede kang sumira kahit ano, kahit masirahan. Bibili kayo ng bago, maya-maya, isang linggo, isang buwan, sira. Kahit yung mga yan, isang linggo, kabago-bago, sira. Kasi hindi nga alam gamitin. Okay? Pare-parehas lang po yan. Kung ano po yung nandito, pare-parehas lang po yan. Kaya isang channel lang po yung binigay ko sa inyo. Hindi nyo po kailangan ng sobrang galing. Ang kailangan nyo lang po is mga nawaan pa para i-operate. Kasi po, ang galing sa pag-imix, galing sa pagtuto, kasama po yan po sa EMT training. Hindi po yan ang engine part. Kasi kailangan kayo mismo ang mag-train sa sarili nyo. Okay? So, ito po siya. So, punta po tayo sa mga equipment yung on stage.